Tutuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Maraming salamat sa Pinoon for giving me this opportunity to share His gospel, to share His word. At ngayon po, nung nakalipas na schedule po natin, no, that was on Monday, last Monday, ay we talked about yung dapat bang ipag-celebrate the Christmas. So it's all up to you, whether sa inyo na po, the decision is yours, no, but what we are doing here is we are just in our vernacular, nilatag na po natin yung mga katotohanan patungkol sa mga bagay na yan, and we cannot change everything, but it's your decision. Alright, so dito po ay tutuloy po tayo, no, into some other stuff, right? Dito po, question number 9 po kasi ito sa ating lesson, no? And this is part number 6 ng ating lesson, no? Dapat bang ipagdiwang ng mga Kristiyano ang Pasko ng pagkabuhay or yung tinatawag natin na Easter Sunday, di ba? Alam naman po natin na ang Easter Sunday ay this is a religious tradition also ng Katoliko, kagaya ng Pasko, right? But we never celebrate this one, di ba? Pero may makakita na po tayo na ibang mga Baptist na nagsiselebrate po nito, no? But yung talagang mga tunay na mga Baptist, mga rooted na Baptist ay hindi talaga nagsiselebrate ito, itong mga Easter Sunday, right? So ang Easter Sunday po ay ang pinakaseryosong religious observation ng Christianity, no, ng Catholicism specifically. Ang tanong ay nais ba ng Panginoon na tayo magtabi ng isang panahon upang alalahanin ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, no? So dito po mga fellow hoppers, no, buksan po natin sa John chapter 20 verse 1. Sinabi po dito, no, John chapter 20 verse 1, "The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and see the stone taken away from the sepulchre." So bumangon mula sa mga patay si Jesus noong unang araw ng Linggo, no, first day of the week, which is Sunday. So dito po, ayon naman sa Acts chapter 20 verse 7, sinabi po dito, mga fellow hoppers, no, that, "And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight." No? So, ayan. At also here, sinabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, the word of God says, "Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come." Right? So dito po, nagsimulang magtipon ang mga iglesia, right, sa unang araw ng Linggo, no? Unang araw, Linggo means week, pero iba din po yung Linggo na araw, ha. Linggo means week. So first day of the week is Sunday. Unang araw ng Linggo is Linggo. Ayan. First day of the week is Sunday. So dito po, kung gayon, lagi nating inaalala ang pagkabuhay na muli ng Panginoon bawat Linggo. So every Sunday po, mga fellow hoppers, dito pa lang inaalala na natin yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo, no? Every Sunday, no? So dito po naalala natin ang mga pangyayaring ito tuwing magtitipon tayo para sa Lord's Supper. Buti pa, mga kapatid, isipin po natin, ha. Napaka-definite and clear yung utos ng Diyos. Diba? Kasi sa salita ng Panginoon po, mga fellowers, nandiyan po yan sa Bible. We cannot deny it, no?
na halimbawa utos. Klaro na sinabi sa Bible na yung Lord's Supper, talagang inutos yun. Kaya nga, naging ano natin yun eh, yung two ordinances, yung baptism, inutos yun. Diba? Yung Lord's Supper, inutos yun. Diba? So, there is no reason for us to make reasons to do such things na hindi naman inutos sa Biblia. Diba? So, dito, maliwanag, no? 1 Corinthians 11, buksan po muna natin, basahin po muna natin mga fellow verse. And when he had given thanks, he break it and said, take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. See? So verse 21, verse 24, this do in remembrance of me. After the same manner, also he took the cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Diba? So, mga fellowers, wala na po tayong ibang hanapin pa. Yung mga inutos ng Diyos na sa Bible na po. Kaya we do Lord's Supper. Yung iba nga, hindi naglo-Lord's Supper. Kasi deadly daw ang Lord's Supper. Pero why is it so? Inutos yun eh. Do this in memory of me as oft as you can. Hanggat kaya mo itong ano, diba? Gawin nyo. Why? Because we have been commanded by our Lord Jesus Christ to do the Lord's Supper. Maliwanag dito mga fellowers pa, yung utos, yung mga bagay na inutos at yung mga bagay na hindi inutos. Diba? Kasi nga, alam ng Panginoon na sasalaulain lang ng tao yung mga bagay-bagay na yan. No? And alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Pero dito, hindi pwedeng sasalaulain ito ng tao. No? Kasi this is only done inside the church and members only. Diba? Inutos siya. Klaro sa Biblia, yung mga bagay na gagawin natin, no? Inutos siya. No? Inutos siya ng Panginoon. This do in remembrance of me. No? Kaya naalala natin mga pangyari ito kapag ating nasaksihan ang scriptural na bautismo, no? Sa Romans 6:4. So laging alalahanin ng Panginoong Hesukristo ay ipinako sa isang Miyerkules at bumangon siya mula sa mga patay sa isang linggo. Right? So ito po ang makasanay ito, kasama nito yung Easter bunny, you know, Easter egg, etc. Ay there is no biblical support for this. And alam naman po natin historically na itong mga Easter bunny and Easter egg na ito ay talagang pagan practice po ito, mga fellow hoppers. Kaya take note, ulitin ko po, we have been reminded in Colossians chapter 2 verse 8, no? Yung beware, no? Yung mga napakagandang ano ng mga tao, bulab, bibig, galing magsalita, galing mag-explain, yung tradisyon ng tao, no? Nagbabala po ang Panginoon. Kaya yung sinasabi ko, may mga tradisyon na ginagawa pwede, no? Kagaya ng Jewish, may mga traditions yan sila, no? Pero yung mga traditions kasi, mga kapatid, may mga traditions na contradicting sa Panginoon, may mga traditions na pwede nating gagawin, no? And then what are those things? Where can we find those traditions? What are pwede at what are hindi? Nasa Biblia po lahat, mga fellowers, diba? So makita natin kung pinapractice ng mga apostle, tinuturo ng ating Panginoon si Kristo, inutos ng Bible, yun lang, no? Kasi lagi natin sinasabi, we only follow the Bible. So ganun lang dapat natin gawin. Wag na tayong gumawa pa ng mga bagay-bagay na hindi naman ginagawa sa Biblia. Hindi naman pinapractice ng mga apostle at hindi naman inuutos ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag, no? Pag sinabing utos, itong Lord's Supper at saka baptism, yun talagang inutos. Nothing more, nothing less. Right? So yan, no? Dapat bang ipagdiwang? So maliwanag dito na hindi, kasi walang there's no biblical support and there's no command or there's no practice in such, so right? And
Question number 10. Sabi po dito, no? Paano ko malalaman ang particular na kalooban ng Diyos para sa aking buhay? I think napag-aralan na po natin ito, pero babalikan po natin ito, mga philosophers. Marapat na ang bawat mananampalataya ay manalangin ng ano sa Panginoon, ano ang nais mong gawin ko, no? Well, let's always pray to God, no? Buksan natin sa Acts chapter 9 verse 6. Ano sabi ng Acts chapter 9? Acts chapter 9 verse 6, the word of God says, sinabi po dito, and it trembling, eh, no? And he trembling and astonished said, Lord, what will thou have me to do? And the Lord said unto him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must be do. So, alam niyo po mga fellowpers, pag hindi po natin alam yung ating gagawin para sa Panginoon, all we need to do is to ask the Lord. Let's come to Him and pray, Lord, I don't know what to do, please help me. Ganun mga bagay ba? Kasi most of the time, hindi po natin alam yung mga bagay na ating gagawin, lalong-lalo na pagpara sa ating Panginoon, no? Let us always come to the Lord, no? Ano bang kagustuhan ng Panginoon sa ating mga buhay, no? Ipinapahayag ng Panginoon ang kanyang kalooban po para sa ating mga buhay sa mga sumusunod na paraan. So what are those? Na number one, na kung saan niya pinapahayag, of course, walang ibang paraan na ating makikita is ang Biblia, ang Bible, no? So, sinabi sa Psalm 119 verse 105, hindi ka kailanman pangungunahan ng Diyos ng kontra sa kanyang salita. Diba? So, the Lord will never contradict to His words. Diba? So, wala kang ibang gagawin. Kagaya ng yung mga napag-aralan natin ng mga traditions. Diba? So, sa Biblia, doon lamang natin makikita, hindi po pwedeng mag-contradict yung sinasabi ng Panginoon. So that is why we need to, di ba, yung mga taga-Berean Christians, they really search the scriptures. Di ba? Pag may narinig sila, pag may natutunan sila from the preachers, ay they search the scriptures if it were so. So sana ganun din po tayo mga fellowers. Hindi porket pastor na nagsasalita. Kagaya ko ngayon, nagsasalita ako ngayon. Di ba? I am trying to say the Bible truth. So hindi porket sinasabi ko, no, hindi porket sinasabi ko ay paniwalaan niyo agad, no? Ikaw bilang isang Kristiyano dapat i-ano mo 'yan, i countercheck mo 'yan sa Biblia, countercheck ka. Pero pag ikaw, nagbabasa ka ng Bible, oo, nabasa ko yan, totoo yan. No? Napakahalaga po. Dito po natin makikita na napakahalaga ang pagbabasa ng Biblia. Kaya mga fellow hoppers, pag kayo ay hindi pa kayo nakapagbasa ng Biblia, ay simulan niyo po magbasa ng Biblia. No? You read your King James Bible. Basahin niyo po ang inyong Biblia. Kasi dyan naman po, you can counter-check, machi-check nyo po kung tama ang sinasabi ng isang mangangaral. No? Huwag po kayong basta-basta na lang maniniwala sa sinasabi ng inyong ng mga pastor, or lalong-lalo na pag hindi mo pastor. No? Counter-check, hindi naman masama. No? It's not wrong to counter-check, kagaya ng mga taga-Berean. Diba? They search the scripture if it were so. Right? So sana ganun ang mag-iugali ninyo, no? Ganun ang mag-iugali ninyo. Dapat what you have heard, what you have learned, you counter-check it by your own. Mas mabilis po ang paglago po ganun, no? I encourage you to read your Bible, mga fellowers. No? Please read your Bible. And ang banal is dito. Next is yung reference po kung paano natin malalaman yung kalooban ng Pinoy is yung banal espiritu. Yung diba? Buksan natin sa Acts chapter 8 verse 29, sabi ng salita ng Diyos, then the Spirit said unto Philip, go near and join yourself to this chariot. Diba? So ito po tinatawag natin ito na conviction of the Holy Spirit, no? Kaya mga fellowers, talagang malaki ang role na ginagampanan ng Banal Espiritu sa ating buhay, diba? Kasi ito po yung nangungusap sa atin.
Ito po yung nangungusap sa atin araw-araw, what are the things to do. Diba? Mapapansin ninyo, pag gumagawa kayo ng, pag may balak kayo gumawa ng masama, parang mayroon kayong konsensya na, ay, huwag na lang, kasi ano. Why? Because the Holy Spirit is talking to you. And also, pag may mga gagawin kayo na wala kayong idea, tapos nagpe-pray kayo, Lord, ano, tulungan niyo po ako, Panginoon, anong gagawin ko dito? Awayin ko ba to? Or hindi? Or you have this plans to do? Tapos, humingi ka ng katalinuhan sa Panginoon, then who will give you that conviction or that wisdom? It is the Holy Spirit who will give you that wisdom, what are the right things to do for you, no? So yan po, ito'y dumarating sa isang matibay na patotoo sa ating mga puso, at lagi itong magiging kaayon ng salita ng Diyos, no? So, of course, the Holy Spirit will never work outside the will of God. Of course, the Holy Spirit will work specifically inside the will and pleasure of God, no? So, ayan, if there's a conviction inside you, no? Na mag-guide sa iyo, no? Kaya sundin mo whatever your conviction, no? Huwag yung emotion mo magkaiba. Don't get me wrong, mga fellowers. Kasi minsan iniisip natin, baka ito na yung sinasabi ng Diyos. Baka emotion mo lang yan, no? Mag-ingat po sa emotion, kasi si Satanas ay pinaglalaroan po ang emotion ng tao, no? You can feel it, no? Mararamdaman mo naman yan, that emotion and the conviction, no? The emotion and the conviction, no? You can feel that, malalaman mo yan. No? So how do you know? You go back to the Bible. If it is according to the will of God, then do it. No? Next is payo ng iba. No? Payo ng iba. No? Kaya nga ako, may mga bagay ako na bago ko ginagawa, ay humihingi ako ng payo kay Pastor Jess. Diba? I ask advice. Why? Kasi kailangan ko yun. Kailangan natin yun, mga fellowers. Huwag po nating isipin na tayo ay matalino. Huwag po nating isipin na tayo na yung pinaka sa pinaka. No. All of us, we need advice, counsel from the godly people like our brethren. No? So sabi po dito sa Proverbs chapter 11 verse 14, buksan natin mga fellowers. No, I hope you are having your Bible with you. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. No? Kaya, you need counselors. No? Pero mag-ingat-ingat din po, ha? Baka akala mo, yun palang hiningan mo ng advice, bagong Kristiyano pa lamang, or unbeliever, no? Huwag po kayong humingi ng advice sa mga unbeliever, at huwag po kayong humingi ng advice sa mga bagong Kristiyano. Doon kayo humingi ng advice sa mga rooted Christians. Makikita mo naman yun, eh. And most importantly, doon po kayo humingi ng advice sa inyong mga pastor, no? Sa inyong pastor. Doon, wala kayong ibang unang lalapitan to seek advice is your pastors, no? Ang problema kasi kalimitan sa mga members ay mas convenient sa kanila na lumapit sa ibang tao kaysa kanilang pastor. Lumapit ka sa pastor mo muna bago ka lumapit sa ibang tao, no? Humingi ka ng advice. Kaya nga sabi nga ng Bible, and I will give you pastors according to my heart to feed you with knowledge and understanding. Napakaliwanag po 'yan, mga fellow hoppers, no? So humingi ka ng payo sa iba. Next ay yung mga magulang, no? So sabi Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right, no? So ang kaalaman, karunungan at payo ng mga magulang ay laging dapat hanapin at ikonsidera, no? Lagi natin i-consider. Pag sinabi consider, syempre nakapaloob pa rin yan sa salita ng Diyos, kasi hindi naman pwede lahat ng gusto ng magulang ay susundin natin. Pero consider natin,
are this the will of God? Ganun ba? Kasi mamalay mo pag utusan ka magnakaw. Oh. Ay magulang ko yan, susundin ka na, hindi ganun. Diba? Kaya nga, children, obey your parents in the Lord. Kasi it should be inside the will and the pleasure of God still. No? So, you seek advice, lalo na yung mga, may mga kabataan tayo ngayon, may mga magulang pa. No? Tanungin mo, magulang mo, ma, anong gagawin ko dito? Ma, anong maganda dito? No? So, you seek the advice of your parents. Yeah, no? Sama mo ang yung mga magulang sa yung mga plano. Right? And of course, your pastor, no? So, laging maging malaya na makipag-usap sa iyong pastor patungkol sa anumang bagay. Di ba? Buksan natin sa Hebrews chapter 13 verse 17, mga fellow hoppers, sabi po dito, no? 13:17, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. No, dapat meron kayong constant yung pakikipag-usap, no? Communication sa inyong mga pastor. Simulan niyo po 'yan, mga fellow hoppers, no? Imbis na makikipag close fellowship ka sa ibang pastor, you make a close fellowship with your pastors first and the family of your pastors, no? So you do it. No? And kasi sabi ng Bible na ikaw ay cargo ng pastor mo, no? Pag patungkol sa salita ng Panginoon, right? And of course, last one is yung church, no? Yung simbahan, no? Dito po sa mga lugar na malakihang paggawa ng desisyon, lalo na at patungkol sa paglilingkod Kristiyano, mga fellowpers, ang payo ng iyong iglesia ay dapat hanapin, no? You seek the advice of your church, no? Lalo na pag major decisions na sa iyong buhay, yung talagang naguguluhan ka, na nabibigyatan ka na, na nagdadalawang isip ka na, then consider the advice of your church. Right? So, dito po, chapter 15, verse 25. Sinabi, it seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul. So it's a very good thing, no? It seemed good unto us, no? Being assembled with one accord. No? So let us consider the advice of our fellow church members. Verse 28, for it seemed good to the Holy Ghost and to us. No? So, in some cases, in our journey, in our spiritual life, let us consider our church, no? Nalapitan to seek advice and to seek help in walking sa ating paglalakad sa salita ng Panginoon. Right? So, ito po, ang number 4, ang mga patnubay na pangunguna ng Diyos, no? So, ang patnubay, iyon sa mga sitwasyon at sirkumstansya, no? Tingnan po natin sa Psalm chapter 27, verse 11, no? Sinabi po dito, salita ng Diyos, 27:11, the Word of God says, no? Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. No? So, sa lahat ng bagay po, sabi ni David dito, turuan niyo po ako, Panginoon. Teach me thy way. No? Turuan niyo ako, Panginoon, sa inyong patungo sa inyo, O Diyos. No? So, lahat po tayo, in any manner, in any circumstance, we get mapa hard situations man or mapa victorious situations, let us always seek the Lord. Especially mga fellowpers, sa mga victorious situations, mag-iingat po tayo dyan sa mga victorious situations. Why?
dyan po kalimitan sumusumpong yung ating makakalimutin. Diba? Dyan po. Kasi in many times, ang tao po, pag pinagpala ng Diyos, nakakalimutan ng Diyos. No? So kaya mag-ingat po tayo. In times of victory, we should always seek. We should always seek the Lord. Alam niyo po mga kapatid, no? Ang Bible, ang banal na espiritu, ang payo, yung mga advice, yung mga counsel, at ang pumapatnubay na pangunguna ng Diyos, if we always seek the Lord, itong apat na ito po, kapag ang apat na mga bagay na ito ay nagtutugma at tumuturo sa parehong direksyon, tayo ay maaaring maging tiyak sa kalooban ng Diyos, no? Dapat nag-a-align to, parallel tong apat, no? Ang Bible, ang banal na espiritu, yung ating conviction, yung payo ng ating mga kapatiran, or yung payo ng ating pastor, at number two, yung patnubay, hinihingi natin yung patnubay ng Panginoon. Pag yan po nagtugma, ay sure gurado po mga fellowers, tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, no? Kaya simulan na po natin. Let us practice, let us read our Bible, let us learn to pray to God, to the Holy Spirit, through the Holy Spirit, let us pray, Lord, give me wisdom and knowledge, no? And let us seek counsel sa ating Panginoon. Let's do it. No, it's not hard. It's just a call away. It's just a kneel away. It's just a closing of eyes away. No? Mga fellow hoppers, let's spend time reading the Bible. No? So yan po, sana ay may natutunan tayo, no, sa araw na ito. At atin pong itutuloy ating pag-aaral sa susunod na panahon. Right? So kapatid, kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi po patiyak kung saan tutungo ay yung kaluluwa, so ang kailangan mo lang gawin, kapatid, ay manampalataya kay Jesus Kristo bilang Diyos at tagapagligtas mo. Dahil siya ay namatay, inilibing at muli na buhay para iligtas ka sa iyong kasalanan, no? No? Malinisin yung kasalanan, kasi yung kasalanan mo, yan po ang nagdadala sa iyo sa nagbabagang apoy sa impyerno. Kaya si Kristo ay nagpapako sa krus para sa iyo. Kailangan mo lang gawin para makatiyak sa langit ay magkaroon ka ng panampalataya sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas mo. Yan po mga fellowers, ito po si Pastor Jason Salutan. Lagi po namin sinasabi dito, as life goes on, hope goes on. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.